Okay, dito naman tayo. Gustong mailipat si nanay sa Home for the Aged. Humingi ng tulong si Francisco na mailipat sa Home for the Aged. Ang kanyang 84 years old na ina. Okay, may Alzheimer's disease na ito at kasalukuyan nasa pangangalaga ng DSWD. Hindi na raw maganda ang kalagayan ng ina dahil hindi na ito nakakatulog at nakakakain ng maayos. And sabi nga natin dito, 83 years old na ang ina at may Alzheimer's disease. Hindi makakuha at maalagaan ni Francisco ang ina dahil wala siyang pantustos at kasalukuyang inaayos ang kanyang bahay. Ayaw rin kupkupin ng mga kapatid ng kanilang ina o mga tiyahin. Si Francisco Kiambao ay kasama natin ngayon. Okay? Okay, si yung nanay mo sa Teresita Kiambao. Apo. Kasama natin ngayon. Wala po, nasa rito. Payatas okay, po siya. Sige, okay, sige. Sige, ano ba sa iyo, Francisco? Ano bang trabaho mo? Sa abroad po ako eh. Sa abroad ka? Opo, Saudi Station na po. Sa Aramco po ako nagtatrabaho. So ngayon, nasa abroad ka pa? Oo, wala na po. Inanon na kami kasi yung mga Saudi Station na po sila. Oh, Saudi Station. Okay, sige. Ngayon, wala kang trabaho? Wala po eh. Ikaw ba yung may pamilya? Malayo po yung pamilya ko. Sa Tabok pa po, Kalinga. Doon po kami. Tsaka isa po, malayo sa ospital. Kung magkasakit siya, hindi ko siya maitatakbo agad. Okay. Paano ka nabubuhay ngayon? I mean, ako itatanong lamang kung paano, kumusta bang, ano bang kinabubuhay mo habang kasalukuyan, ikay may pamilya at malayo. Ano po, nag-apply po ako. Marami po ako na-apply ng trabaho. Tanggap naman po ako at kasalukuyan, po process pa po yung papel ko puntang abroad ulit. Abroad ka ulit. May pamilya ka naman? Opo, meron po. Alright. Pero ang nanay mo nasa DSWD? Opo, sa Payatas po. Sa Payatas, DSWD. Sa may DSWD sa Payatas, okay. Okay, paano nangyari na ang nanay mo napunta sa DSWD, pangangalaga ng DSWD? Ako po lang tumutulong sa kanya. Alright. May mga kapatid ka pa ba? Opo. Ilan kayo magkakapatid? Sila, apat kami lahat. So, panganay ka ba? Bunso po ako. Kumusta naman yung iba mga kapatid mo? Sumunod sa'yo, yung mga kuya mo, na ate mo? Or? Maayos po yung mga kalagayan nila. Nasa Australia pa po yung ate ko. Eh. Yung kapatid ko, maganda naman ang kalagayan niya sa San Pablo. Yung isa, parehas po sila nasa San Pablo. Yung dalawa. Alright. Kaya alam po, wala nang tumulong. So, okay. So, parang ang dating dito, ang nanay ninyo, mag-isa. Oo, nag-iisa. Siya ngayon ay parang pangangalaga ng DSWD. Opo. Ito ba yung decision ninyo na siya ilagay sa pangangalaga ng DSWD? Nung nasa akin po siya, nasa abroad po ako, hindi ko malaman na wala raw sa sarili, pinalayas na may-ari doon sa inuupahan niya. Kasi ako po nagtutusto sa kanya sa maraming panahon. Okay, nung inalaga, yung nanay mo mag-isa na buhay. Opo, kayo nag-abroad. Tapos yung iba mga kapatid mo, kanya-kanyang buhay na. Opo, wala talaga eh. Sinarado nila ako, binalak nila lahat yung alright communication namin. Hindi ako makahingi ng tulong po eh. So, ako yung tatanong lang sa iyo. Kayo ba'y malapit sa bawat isa, mga kapatid? Malayo. Hindi kayo malapit sa bawat isa. Kayo ba'y inalagaan ng inyong ina nung kayo mga bata pa? Opo. Napalaki kayo ng inyong mga ina? Opo. At nagtapos kayo, mga successful naman kayo? Opo. Yung ngayong kapatid sa Australia, anong nagtapos din yan? Dalawa po yung kurso nun, CPA tsaka nurse. Babae, lalaki? Babae po. Tapos yung isang kapatid mo? Nandito po sa San Pablo, may sariling business po yun. Yung isa naman? Yung isa na, sa abroad din po. Sa abroad? So opo, ikaw na lang? Ako na lang po. Yung iyong ama, wala na? Wala na po. Alright. Patay na po. Tagal na po. So, nung ang inyong ina, paano napunta? Ako, decision ba ito ng inyong magkakapatid na ilagay sa DSWD? Kawalan, pwede pong magsalaysay, konti. Sige, kawalan po namin, communication namin magkakapatid. Ako na lang po nag-desisyon kasi hindi ko na sila makunta. Wala na eh. Sinaraduhan ako ng telepono ng kapatid ko sa Australia. Okay. Binalak ako sa Facebook nila. That's fine. Okay. Sige. Kaya, andito po. Mahal niyo ba talaga ang inyong ina? Mahal ko po yung nanay ko. Yung inyong mga kapatid? Hindi ko po alam eh. Pinalaki ba kayo na maayos ng inyong ina? Ah, opo. Bakit nagkaganyan? Bakit ang inyong ina parang
iniwan niyo lang sa DSWD, nasa pangangalaga na ng iba, na parang nilagay niyo na sa estado, sa gobyerno na, na buhay pa naman kayo. Anong klaseng grasya meron matatanggap kayo sa ganyang klaseng sitwasyon na kung saan ang ina ninyo, parang pinagkaubayan niyo sa iba, na nandyan pa naman kayo, buhay na buhay pa kayo mga anak, yung isa sa Australia, isa sa iba, tayo ikaw, parang baliwala sa inyo, ang nanay ninyo nagmumukhang kawawa, nakikita ko na awa ka. Yung mga kapatid mo ba, alam ang buhay pa, alam na buhay pang nanay mo? Alam po nila. Galit pa sila sa nanay mo? Meron po, siguro. Dahil kasi pumupunta siya doon, pinapaalis siya eh. Mm-hmm. Ako na lang po nag-alaga. Tagal ko na pong inalagaan. Maganda bang relasyon ninyo kung kayo mga bata at inaalaga? Sabi mo, pinalaki kayo ng ina ninyo. Opo, ang problema po kasi yung... So may problema? Father po namin, bakal na kamay na bakal po. Alam so ano po naman kinalaman kung bakal lang kamay ng ano yung... Ano naman kinalaman ng inyong ina sa bakal na kamay na inyong ama? Eh, nagkaroon po kami ng kanya-kanyang buhay. So, nagkaroon ng... Naglayas kayo? Opo, kanya-kanya na kami. Dahil yung father ko, lagi nananakit yun eh. Nung nabubuhay pa eh. Okay. Nagugulpi kami. Sige, okay. Eh, ako na lang ang natirang parang tumulong sa mother okay, ko talaga. Okay, sige. Alam, so dahil kasalanan ng tatay ninyong, yumaong tatay niyo, parang pati ngayon, yung galit ninyo sa tatay ninyo, pati sa nanay niyo. Kasi parang ang dating, kung sakaling galit man sa tatay, ang nanay eh, hindi pwedeng isabit doon kasi siya yung ilaw ng tahanan. Tama? Totoo po yan. Magaan ba sa kalooban mo na ipagkaubayang ina sa ibang lugar tulad nito? Kasi kaya ko tinatanong sa'yo, kasi ang gusto mo mangyari from DSWD, inaruga na ng pamahalaan, pero ang gusto mo, ilipat for the home for the agent. Na magiging pribadong kinakailangan endorsement sa gobyerno pagkatapos ilipat sa ano sa ibang yung mga medyo maaligaan talaga. Yun ang gusto mo. Nakita ko naman yung pag-aalala mo. Tanong, paano ni mga kapatid mo? Kung sakaling ng mga kapatid mo nanonood sa Australia, yung ibang kapatid mo, pwede bang magbigay ka ng mensahe para makatulong naman sa mga kapatid mong ewan kung magagalit ako, inutil ba itong mga putok sa buong niluwa sa mundo? Parang walang pakialam sa magulang. Alam mo, para ako nagagalit, naiinis. Hindi lang gagalit sa... Siguro hindi ako galit sa inyo. Galit ako dun sa sistema at ugali ninyo, kayo magkakapatid na nanay ninyo. Kawawa naman, pinabigay na ninyo. Gusto ko tang tulungan, kaya lang parang... Di ba dapat ang unang, napakahalaga ng pamilya sa lipunan kasi ang pamilya sa lipunan ang siyang magbibigay daan sa sinasabing lipunan natin, kanong klaseng lipunan natin, kung kaya mapagmahal o walang pakialam. Siguro kausapin mo mga limtik na kapatid mo na yan, kung sino man yung talpula nung putok sa buho na yan, sabihin mo sa kanila, estado na ng gobyerno nag-aalaga. Nakikita ko sa iyo, ikay mag-aabroad na naman, iiwan mong nanay mo, walang nag-aalaga, pero may pag-aalala ka. Ang maganda sa inyo, may pagkaalala ka. Kaya lang, kung sakaling hindi na sa kaso ng iyong kapatid, ang iyong ina, di ba kayang siguro nandoon sa iyong ina mo hanggat nalagutan ang hingga sa mundong ito? Kasi ang grasya at ang swerte pupunta sa iyo habang ito mga kapatid mo na ito, magiging miserable ang kalang buhay. Kasi mas gusto kong masabihin mo, sige ma, hanggat nabubuhay ka, ako na muna. Sige, ang asawa mo at mga anak mo sabihin, alagaan nyo yan. Kasi darating din ako sa ganyang estado na eh. Huwag nyo akong papabayaan. Kasi kung ano nakikita ng mga anak mo, baka ganun din ang gagawin sa'yo. Gaganun din. So, lagutin mo na yun, sinasabing kadena sa liig na kumbaga, pagbabaliwala sa mga magulang. Hindi ako nangangaral dito. Kinukumbinsi kita. Kung nanonood ang mga kapatid mo sa Australia at sa ibang lugar, na mapapanood to, pwede bang manawagan ka sila? May pera naman sila at kaya ilagay sa institusyon na makapag-alaga, bakit ilalagay natin sa gobyerno? Parang matapos tayong arugahin, alagaan. Tapos ngayon lumalapit ka sa akin, gusto mong tanggalin sa DSWD, nakikita ko yung pag-aalala mo na parang hindi napapakain, may Alzheimer's, kawawa naman. So, ang gusto mo, ilipat. Ilipat. Okay. Maayos. May pag-aalala ka roon. Kaya lang, parang ang dating sa akin, kulang pa. Siguro, manawagan ka sa ibang mga kapatid mo. Para sabihin sa kanila, etong nanay natin,
darating din kayo na aabot din sa ganyang klaseng estado, eh, ano kaya ang susunod na henerasyon? Ganun din ang mangyayari. Papabayaan kayo ng mga anak niyo. Siguro, sige, umpisahan mo sa kuya mo. Susunod, ate mo ba kung sino-sino? Kasi bunso ka eh. Alright? Sige, ma. Sige, kausapin mo. Isa-isahin mo sila. Magandang hapon po sa inyo, Kuya Benny. Kung maaari po sana, eh, tulungan nyo yung ating ina kasi hindi ko po siya kaya ngayon. Sa ngayon, wala po akong status, wala akong trabaho. Isa pa yung pamilya ko, napakalayo. At wala rin naiiwan sa bahay para doon siya tumaloy at napakalayo sa ospital. Nandito ko lang naman sa San Pablo. Kung maaari, kupkupin mo muna siya. At ikaw rin, Kuya Ray, sana maalala mo rin yung ina nyo. And pinabayaan nyo na, ni Cinco, wala na eh. Ako lahat halos ang naghihirap na rito eh. Hindi ko kayo sinusumbatan, sana tulong-tulong tayo. Ay, kasi isang pamilya tayo, apa tayo eh. Ay, yung ate ko naman sa Australia, binalak nyo na ako. Tinatawagan kita, binaliwala mo rin ako. Lahat naman kayo, binaliwala nyo ako eh. Ngayon, nandito ko kay Mr. Bentulpo. Siya na lang tangi kong pag-asa, ang nakikiusap, baka maaari. Ano ang kapatid mo sa Australia? Gusto ko malaman. Huwag mo nang ibigay ang buong pangalan, pero siguro ko nakikinig yun at nununod. Aabot din naman to sa kapatid mo, sigurado. May silip sa Pilipinas. Kami napapanood. Pangalala mo yung first name, sabihin mo sa kanya, ate. Sige. Ate Jean, sana pinakinggan mo ako nung nandun ako sa Saudi. Alos masira yung ulo ko hanggang ngayon. Hindi ako makatulog dahil sa nanay natin. Hindi ko siya kayang alagaan at wala rin akong sapat na tirahan dito sa mga Maynila. At ito, nagpo-proseso ko. Nagsubok din ako ng lokal. Pinaghihintay lang ako ng Marriott Hotel. Kunin nila ako. Maganda naman ang sweldo. Pero ate Nene, masasabi ko sa'yo, sana makonsensya ka naman. Mahiya ka naman. Ikaw ang pinakamalaking income sa atin eh. Dinala mo na nga sa Australia. Inaway-away mo naman yung nanay ko. Ako hindi ko inaaway yan eh. Eh, pasensya na, hindi ko na kaya. Kaya ito, kay Bentulpo, nakakayaman ito, ginawa ko na. Alright. Ginawa ko na makiusap. Kaya, purihin ng Diyos, makakatulong siya, alam ko. Eh, kayo sana, mahiya naman kayo. Oh, hiyang-hiya ako rito, pero wala akong magawa eh. Wala na akong malalapitan eh. Magulong-magulong na isip ko, hindi ako makatulog. Lagi ko siya napapanaginipan. Doon kukunin ko siya, saan ko siya dadalhin. Okay, ganito. Ganito ang gagawin natin. Nakita kong pag-aalala mo, nakikita kong estado mo, mas angat sila sa buhay mo, bunso ka. Medyo nabother lang kung sinabi mo na ang nanay mo dinala sa Australia. Dinala sa Australia? Opo, dinala niya. Tapos pinalayas niya rin, naway-away niya rin. Ilang beses niya dinala, halos tatlo. Hapos, hindi pa niya inano doon, nalagaan. Kayang-kaya niya yun. Kukunti lang kumahay niya. Ito yung ate mo? Ito yung ate ko po. Tapos sinumbatan pa ng sinumbatan. Eh, ay susumbong sa akin yung mother ko eh. Okay. Kaya mo, tsaga ka lang kasi ganito ano. Alam ko kasi na pag ang isang anak naghirap sa magulang at inalagaan, yung sinasabing panglimang utos ng Diyos, yung honor thy father and thy mother, eh nandun lagi yung sinasabing gracia at biyaya. Blessings na darating. Ay, mga kapatid mo, kung sino naman yan, puro miserable ang takbo ng buhay noon. Lalong-lalo na siguro dun sa Australia. Miserable yun. Siguro sa tingin natin, medyo kumikita siya, pero wala naman siyang naidulot. Si ikaw, sinusubukan mo. Sige, ganito. Susubukan namin ngayon sa aming paraan na intindihan kita at yung mga nanunood sa atin, matututo rin naman, hindi kita ginagawang sample. Hindi po. Pero lahat naman tayo hindi perfecto. May mga pamilyang hindi perfecto, may mga pamilyang perfecto, may mga pamilyang hindi naman perfecto. Lahat tayo, ano, may kahinaan. Gagawa kami ng paraan na titingnan namin, i-interviewin ka namin, kukunin namin na detalye to see kung anong aming magagawa pa dahil kasalukuyan nasa pangangalaga ng DSWD. So ngayon, sa DSWD, gobyerno natin yan, naaruga naman, kaya lang, kulang, kasi hindi naman tayo mayaman na bansa. Okay? Kahit na nga sa bansang Amerika, pag na mayaman talagang kung may kaya ka, ilalagay mo dun sa nursing home or retirement home. O hindi naman, home care. Meron ng gobyerno, pero hindi kasing ganda ng sinasabing privado. So, maghahanap kami para dun sa mga matatanda na total, ikaw naman,
gagawin namin, ano? Hindi namin mapapangako, kaya lang kami, nagtatanong lang kami bago namin gagawin to para naman makikita natin na talagang inabandona ito ng inyong kapatid. Ikaw lang nga ang pumunta sa amin para humingi ng tulong. So, susubaybayan natin to. Ito, ipabibigay kami ng update kung anong aming magagawa. First, doon sa nanay mo. Kung meron siyang malilipatan. Para mas maganda, sabi mo, maasikaso. So, giting na namin lahat, yung mga patakaran, kung ano mga bagay na mailipat natin mula sa DSWD sa isang pribadong home for the aged. Di ba? Kung sa DSWD. At lahat ng yan, i-update ka namin. Okay? In the meantime, gagawa at gagawa ka ng paraan sa pamamagitan ng iyong mga anak at iyong mga pinsan. Or di naman kaya iyong kapatid na mga nanay mo na masabi ang sitwasyon para tulong-tulong pamilya natin yan. So lumapit ka sa amin. Gagawa kami ng paraan. So hindi tayo nagtatapos dito. Alright? Kung iyong magagawa, ikaw ba'y nakakabisita sa nanay mo? Aba, nabibisita mo ba? Nangakawa ko, kukunin ko, pero hindi ko siya makaya pa sa ngayon. So, okay. Anong dahilan lang? Bakit hindi mo makaya? Anong problema? Wala akong bahay na anuan sa kanya eh. Tsaka pangalawa, nakita ko yung kalagayan niya na yung kinakain nila doon, kanin lang. Tapos yung toilet nila, maruming-marami. Hindi maayos yung inaanuan niya doon. Okay, ganito kasi, ganito kasi. May salitang, ito naman ay idiomatic expression. Sa English, beggars can't be choosers. Kung ano yung kaya lang ng ating pamahalaan, mukhang, sabi mo nga, DSWD yan. Kasi hindi naman sapat ng pondong ilalagay dyan. Okay? So, kung tayo'y ipinagkaubaya yung nanay natin, hindi tayo mayaman na bansa, wala naman tayong magawa kundi mapili kasi kung ano na ibibigay sa atin, yun lang. Kasi cargo natin yung nanay natin. Pero gagawa kami ng paraan to see para kahit na papano, merong masolusyon. Kung merong solusyon, pagdasal mo rin. Aba. Pero in the meantime, habang nabubuhay pa ang nanay mo, bisitahin mo. Kung nakikilala ka pa. Hirap kasi pag namatay na yan, cargo di konsensya mo, tapos sasabihin mo, wala kang nagawa nang siya'y nabubuhay pa na nakikita mo nandiyan sa loob ng DSWD. Sa mga kapatid mo, kontakin mo sila, sipin mo, napipikit niya bang mata niya sa gabi? Pangalawa, gusto niya bang masirabling buhay? Gusto niyong buhay na sagana na may blessing? Hanggat may panahon pa bumawi ang mga kapatid mo, dapat bumawi. Di ba? Pero gagawa ka, hindi po pwedeng sabihin na, hindi, na-block na ako eh. Kung ano ang sama ng loob sa iyo, hindi ka pinag-uusapan, nanay mo. Ihiwalay mo yung alitan ninyo, magkakapatid, sa nanay. Pag nanay kasi, doon tayo nang galing. Kung wala si nanay, wala ka sa mundong ito. Sana marunong magpasalamat yung mga kapatid mong iniluwal sa mundong ito. Na kaya sila nandito, o baka sinisisi pa siguro ang nanay nila dahil pinanganak kayo sa mundong ito. Ikaw, sinisisi mo bang nanay mo? Good. Ano kaya doon sa ate mo? Hindi ko alam. Baka siguro sinisisi pa na nandun siya sa Australia. O baka, bakit mo pa ako pinanganak? Ba't mo ako niluwal? May mga ganong klaseng anak. Ganun ba kayo mga kapatid mo? Hindi ko alam sa kanila. Hindi mo alam. Ayayan na nilang ano. Kasi may kilala ako ng ganyan, kumisa mga lukulukong mga Amerikano. Why don't you just... You shouldn't get me out of this world. Why was I born? Kasi may mga ganun eh. Wikang demonyo na yun. Sige, gagawa kami ng paraan. Alam ko, nabibigitan ka na. Nandiyan sa... Nakikita ko naman, hihirapan ka. Oh, sige, tutulong kami sa'yo. Dahil ito, itong gagawin namin sa pambansang sumbungan. Opa. Hindi kami mangangako, best effort ang gagawin namin, ha? Okay? Alright. Ito ang bitag, pambansang sumbungan, aksyon, ora mismo.